Standing ovation po si BBM. BBM! BBM! Ano, sigawan ha. Sigawan mga tao, mga lads. Mama Lenlen, yung sinasabi ninyong ang daming pumunta sa Jensan. Senator Manny Pacquiao, di ba? Hawak mo tong Jensan? Pag gantong pagtanggap, halos wala nang madaanan yung kalsada. Oh, Yorme Isko, yung barm, di ba, sa'yo? Yo, what's up mga lods? It's Megan Pets TV. Welcome back po sa ating YouTube channel. Nabalitaan na po kaya ng kabilang kampo na standing ovation po ang ginawa pong SMNI The Deep Probe nila BBM at iba pa pong dumalo dyan. Sobrang napabilib po ang mga nanonood, lalong-lalo na po ito si Sir Arnel. Sabi nga po niya, naaantok daw po sila, bigla daw pong nagising ang kanilang kaluluwa nung tinawag na po ang pangalan ni BBM. Yan po ang ating tatalakayin mga lods at papakita ko po sa inyo ang update dito po sa Jensan. Meron pong caravan ang kampo po nila BBM at siguradong lahat po na nangaangkin na sa kanila daw po o baluarte daw po nila ang Jensan, lalong lalo na po ito si Senator Manny Pacquiao. Panoorin niyo po itong video Senator Manny Pacquiao kung totoo po bang marami pong sumusuporta sa inyo dyan. Napakalayo po kasi ng caravan na ginawa na dyan, lalong lalo na po ito si Mama Linlin, concert po yung ginawa dyan. At yung nangaangkin po ng barm na si Yorme Isko, ito na lang po, isample ko sa inyo. Pero bago po tayo magsimula mga lords, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell para lagi kayo ma-update and follow nyo po ako sa Facebook page PersTV 2.0. Kaya nga po mga lords, kasi nga po noong nakaraan, hindi po umatid itong apat na ito na lagi pong hinahanap si BBM kapag hindi po siya dumadalo sa Comelec debate, CNN debate. Pero kagabi po, hindi rin po sila dumalo. Bakit po? Hindi naman po matatawag na debate yung ginawa nila kabi. Para sa akin mga lods, hindi po yung debate. Pagbabahagi po ng mga plataforma ng mga kandidatong presidente po yung ginawa lang kagabi. At hindi nyo po pinuntahan. Hindi naman po kayo masyado magtatagisa ng utak doon eh. Kumbaga, dito nyo po ipapakita kung ano po yung gagawin ninyo kapag kayo po ay nahalal bilang pangulo ng ating bansa. At sobrang napabilib po talaga si Prof. Tarita sa mga sagot po si BBM. Sobra po siya napabilib. Kahit na hindi niya pong sabihin eh, body language lang po ang ating pagbabasihan. Ayun nga po mga lods, panoorin po muna natin to ang nangyari kagabi nung tinawag na po standing ovation po si BBM. Ayun po mga lods, panoorin po natin to. Si BBM lang, nagtayuan lang. Ayan o, nagtayuan daw. Wala rin tatapak sa carpet. Live po ito ni Mr. Arnel Ignacio kagabi. Dami talaga nakaabang kay BBM. Iba-iba po talagang karakas ni BBM mga lods. Kahit siguro sino pong tao eh mararamdaman ito. Parang PRRD po talaga. Kaya nung sinabi ko lang kinukumpara si Isko Moreno ay PRRD, napakalayo po. Ito ang totoong parang si PRRD ang nangampanya. BBM is about red carpet. Ayan, maglalakad na daw po sa red carpet si BBM. Ano yun naman? Sobrang ganda po, sobrang saya. Hindi ko na lang po ni-live kagabi. Dahil alam ko naman po maraming manonood dito sa SMNI. Pasensya na po sa mga lodi natin sa YouTube. Hindi ko na po ni-live. Ayan po. Ayan na po si BBM mga lods. Lalakad na po siya. Grabing hiyawan mga lods. Sobrang grabe. Tumisigaw na ng BBM mga lods. Nakaiba talaga si BBM. Mr. President ng tawag mga lods ha. Parang bias kayo. Parang bias ko. Grabe mga lods. Parang nangampanya si PRRD. Gantong-ganto po yung naramdaman ko nang nakaraan sa eleksyon mga lods na 2016. Ito po ang totoong PRRD ang dating si BBM po. Yung inaantok na daw po sila mga lods, so tinawag daw po si BBM, sabi ni Mr. Arnel Ignacio, nabuhay po ang kanilang
natutulog. Nakaluluwa. Ah, sumisigaw po si Arnel Agnasi dyan, mga Lods. Yan o, sigawan o. Sigawan mga tao, mga Lods. Kaya siguro mga Lods, hindi dumalo itong apat. Baka nga naman kasi masapawan, malaman ng taong bayan kung sino po talaga ang sinisigaw. Ha, para po maupo bilang pangulo ng ating bansa. Alam niyo po ba mga Lods, sa lahat po ng mga dumalo doon, sino lang po ang nagugustuhan ko talaga. At nung umpisa pa lang po ng SMNI interview or debate, eto po si Mr. Norberto Gonzalez, mga Lods. Magaan po ang loob ko dito sa taong ito. Kaya naman po pala magaan ang loob ko dito sa taong ito, mga Lods. Dahil nga po eh, tumatanaw po siya ng utang na loob sa yumaong si President Ferdinand Marcos Sr. Siguro mga Lods, kung talagang wala pong mapagpipilian, hindi po tumakbo si BBM, wala pong Duterte, wala pong Senator Bongo, wala pong pabato ang PDP laban, ito po ang iboboto ko mga Lods, kasi ramdam ko po ang pagmamahal niya. Wala po siyang pakialam kung manalo man siya o hindi, basta isigaw po niya na kung sino man ang maupo bilang pangulo ng ating bansa, gawin niyo po ng maayos ang inyong trabaho. Parang ganun po ang kanyang mensahe. Kaya po siya tumakbo dyan, mahatid po ang mensahe niya para po sa mga namumuno sa ating bansa. Sobrang nabilib po ako sa taong ito. At dito naman po sa apat mga Lods, eh ito po sila ang totoong takot po sa katotohanan. Dahil nga po kung totoo naman po ang kailang pinaglalaban mga Lods, eh ba't po sila matatakot? Hindi naman po yung matatawang na debate yung ginawa nila kagawa. O diba? Nakapanira nyo po kasi yan kay BBM, eh lalo po siyang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Kahit anong gawin nyo pa pong pagmamain condition, Senator Manny Pacquiao, VP Lenny, Senator Ping Lacson, at saka Yorme Isko Moreno, wala pong magagawa yan dahil nakatatak na po sa taong bayan ang tunay na mananalo ngayong 2022 presidential election, eh si BBM. Kahit ano pa pong mind conditioning yung ginagawa nyo, kung ilang libo pa po yung pumunta sa inyong mga rally, eh lata naman po na mind conditioning po ang ginagawa ng inyong estratehiya. Eto po, katibayan, nasa Jensen po ang caravan nila BBM ngayon. Pupunta po sana ako dyan mga Lods. Pero birthday po na misis ko ngayon. Naka-schedule po sana yun ngayon eh. Naalala ko birthday nga pala ni misis. Magka-cover po sana tayo dyan. Mas importante po kasi para sa akin ang pamilya kaysa po sa pumunta sa mga caravan. Pero sa susunod mga Lods, pinapangako ko sa inyo, ibigyan ko po ng schedule. Alam niyo po ba mga Lods, ba't to tinaon? Dito, nandito sila sa Jensen ngayon. Dahil bukas po mga Lods, birthday po ni PRRD. Sigurado magagathering po si Mayor Raide Sara Duterte, BBM at saka si PRRD, lahat po ng mga taga-suporta ng Pangulong Duterte, nandiyan po, siguradong dadalo po si BBM dyan. Kaya tinaon po nila dito sa Mindanao, mag-caravan. Ito po mga Lods, panoorin po ninyo. Yan ba? Yan ba itatapot nyo sa caravan ni BBM? Mama Lenlen, yung sinasabi ninyong ang daming pumunta sa Jensen. Senator Manny Pacquiao, di ba? Hawak mo tong Jensen. Ba't gantong pagtanggap? Halos wala nang madaanan yung kalsada. Oh, Yorme Isko, yung barm, di ba, sa'yo? Yung mga kapatid natin, mga Muslim, sa'yo boboto? Oh, marami pong Muslim dito sa lugar po ng Jensen. Imposibleng walang Muslim po dyan. May nakita nga ako isang babae na nakaano eh. Ha? Ayun o. Muslim po yun mga Lods. Nandyan. Okay? Ngayon, dito malalaman kung totoo po ba yung mga caravan na pinagsasabi ni Mama Lenlen, Senator Manny Pacquiao, Yorme Isko, sa kanya daw yung barm po. Alam ko po sa Coronadal po ang kanilang rally mga Lods. Doon po malalaman kung gaano po karami ang pupunta. Abangan po natin mamaya yan at ibabahagi ko rin po sa inyo ano po yung kaganapan. Yan po sa rally po nila BBM at ng Uni Team, La Mayora y Besara Duterte. Alam niyo po ba kanina, nung pinapakita ko po ito, hindi ko po mapigilan na mapaluha dahil marunong po tumanaw ng utang na loob po ito si Norberto Gonzalez. Sobrang napapabilib po ako dito.
Iner ko lang sa inyo mga lods ha. At yan na po mga lods, dito na po nagtatapos ang aking binahagi sa inyo. Para po sa tunay na pagbabago mga lods, Unity po ang ating suportahan. BBM at saka ni Mayora Indisara Duterte. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace!